ang gobernador sa probinsya sa Sorsogon and former Senator Chiz Escudero. Sir, may buntag o welcome sa 90.3 Strong Radio. Magandang umaga po. Ardi, magandang umaga sa iyo sa lahat ng listeners natin ng Strong Radio 90.3 dito sa Cagayan de Oro. Maayong buntag. Good morning. Karangalan ko na muling makabisita at makabalik dito sa Cagayan de Oro City at personal na makabisita muli sa Strong Radio. Ayun, live na live po, Senator Chiz Escudero. Sir, napakaaga nyo, sir. Ano? Paano yan? Dumating kami ng 6 o'clock sa airport kanina. So kung dumating kayo ng 6 a.m., umalis kami anong oras kayo? 5, mag-aalas 5 sa Maynila kanina. Ganyan talaga dapat, RD, yung mga nangampanya na gusto manalo, dapat maaga gumising, nagsusumikap, ginagawa lahat ng pwedeng gawin. Ganun naman talaga. Pag-usapan natin yung pinaka-controversial, yung intermittent fasting. Paano? Okay, kasi pagdating ni Senator Chiz, si Senator Chiz pala po is very fit, no? Fit na fit. Eh, meron palang sikreto eh. Ano yun, sir? Yung sabi ka, intermittent fasting, 16 hours fast, 8-hour eating window. So, tumigil ka kumain alas 8 ng gabi. Ang unang meal mo, unang kain mo, lunchtime na. Ang pwede mo lang kainin o inumin, kape na walang gatas at asukal, tsa na walang gatas at asukal, at tubig lang. Ganyan talaga, RD, pag bata yung asawa mo, kailangan nahabuli mo, baka iwanan ka. kumusta pala po si Juan, sir? Si Ma'am Heart na sa mabuti naman. Pangatlong araw pa lang niya makapagkampanya para sa akin ngayon. Pupunta siyang Laguna at Batangas today. May trabaho din kasi sa RD, kaya hindi naman siya palagi nakakakampanya. So it's only her third day out of the 90-day campaign na makapagkampanya. Kasi na-enjoy naman niya eh, pero hindi nga lang ganun kadalas dahil may trabaho din siyang mahalaga din naman. Sige lang, Senator Chiz, kasi a few days more to go na naman eh. Tapos na ang kampanya at makapag-relax na po kayo. Trabaho ng trabaho po, no? Kampanya, walang tigil, ano po, sir? Maliban sa kampanya nga, RD, ako'y gobernador pa rin ng Sorsogon. Paano yun? Paano pinagbabalansi yun po? 2 hanggang 3 araw lang ako nakakapag-kampanya. Kaya bukas, uwi ako ng Maynila mamaya. Bukas, uwi naman ako ng Sorsogon. 2 araw lang ako mawala sa Sorsogon, RD. Siguro mga 3-4 na ganyang katataas na papel ang kailangan kong basahin at pirmahan. Pero sa kabila nun, sir, ano, consistent pa rin kayo sa rating, no, sa iba't ibang mga surveys. Recently, number 1 kayo sa Publicos at palaging nasa top 5 na mga senatorial candidates po. Ano. So, maging sa mga malalaking university, lagi kayong nare-recall. So ano po masasabi niyo nito, sir? Nakakataba ng puso ang suportang nakikita ko sa mga survey, pero RD, boto pa rin sa araw ng eleksyon ang binibilang, hindi naman boto sa survey. Kaya para sa akin, sino man ang mataas o mababa sa survey, basta tuloy-tuloy lang dapat ang pangangampanya. Tuloy-tuloy lang dapat ang pagpaparating natin ng ating mensahe, layunin at prinsipyo sa ating mga kababayan. At number 1, number 3, number 5, number 8, basta pasok sa top 12. Pare-pareho lang naman ang sweldo niya, RD. Pare-pareho din ang tawag. Senador pa rin naman ang tawag, maski anong numero mo. Basta pasok ka sa top 12. Anong cancer? Anong ingredient? Anong formula? Kasi maraming gustong makapasok doon sa ganong mga rating. Pero ang iba nga, gumagastos din ng malaki. Pero sabihin na lang natin, pagkatapos ng election, kasi baka gawin na. Sige, pagkatapos na ng election. Hindi lamang iba't ibang kulay sa politikang nag-endorse sa inyo po, no? Katulad na ni Pangulong Digong, ng kanyang anak na si Mayor Inday Sara. Pati po sa kabila po, si VP Lenny, nag-endorse din. Ang pinaka-latest ay ang endorsement from the League of Provinces of the Philippines. Mahalaga po bang endorsement, sir? Alam mo, kaya nagpe-press con yung iba eh, kasi hindi nyo na binabanggit. In-endorse din ako ni Senator Ping, ni Senator Pacquiao. Tama, hindi na, kaya nagbe-press con tuloy sila eh, kasi hindi nyo na binabanggit. Mahalaga endorsement, lalo na para sa akin, RD, dahil parang independiente naman yung pagtakbo ko dahil mag-isa lang ako umikot. Pero hayaan mong idagdag ko. Hindi mahalaga yung iba't ibang kulay na nag-e-endorse. So, ang mahalaga para sa akin, na sana pagkatapos ng eleksyon, pare-pareho na tayo ng kulay na dinadala. Ano man ang kulay na dala natin ngayon, pink, pula, green, blue, red, sana maalala natin pagkatapos ng eleksyon, pare-pareho na tayo ng kulay. Pula, asul, puti na may konting dilaw. Mga kulay na sumasagisag sa bandila at watawat ng ating bansa. Dahil sa dulo, sino man ang ating sinuportahan sa halalang ito, pare-pareho pa rin tayong Pilipino. Pare-pareho pa rin tayong naninirahan sa Pilipinas.
at sino man ang mananalong presidente, dapat pantay din niyang pagsilbihan ang bawat isa sa atin, binoto man siya o hindi, sinuportahan man siya o hindi. At dun sa mga nag-aaway-aaway, RD, ito na pinakamainit na eleksyong nakita ko eh. Hindi dahil nagpapatayan yung mga kandidato, dahil nag-aaway yung mga supporter. Yung eh. Magkaibigan, magkapitbahay, magkamag-anak, magkatrabaho, hindi nagpapansinan dahil lamang magkaiba ng sinusuportan. Yun. Alam nyo, yung mga kandidato po, hindi naman sila magkakaaway, magkakaibigan yan eh. Kung yung mga kandidato po hindi magkakaaway, tayo pang mga supporter o mag-aaway-aaway. Sana, maisip natin, na halalan lamang ito, magkakaibigan pa rin, magkapitbahay, magkamag-anak at magkatrabaho tayo. Huwag nating talikuran at kalimutan yun. So, lahat po ng presidential candidates po, sumusuporta sa inyo. So, anong kulay niyo po, Senator? Kaya nga nakaputi ako, magkamali ka ng suot ng kulay ngayon eh. May mga kaibigan ako, RD. Maka-rainbow. Halimbawa, may mga kaibigan ako, RD, na yes, sobrang loyalistang supporter ni Senator Marcos. Yun. Na ang paborito niyang kulay, madalas kasama ni BBM eh. Paborito niyang kulay pa naman sana ay pink na polo. Hindi niya masuot ngayon. ngayon po ano, may napapansin ako, sir. May meaning na lahat ng color na sinusuot mo. Ang problema, dati parang wala may nagmamayari na bigla ng mga kulay. hindi mo naman sinasadya. Nakasuot ako. Nagkataon lang, yun ang nabunot mong damit. Uy, ano ka? Buti na lang, walang white ano, sir. Puti na lang. Okay na yung puti. Ano yung masasabi niyo sa mga current problems natin ngayon po? Senator Chiz, ano po naiisip niyo yung mga immediate, mid-term or long-term solution? Itong pagtaas ng presyo ng gasolina, itong issue sa West Philippine Sea, yung mga claymore ng mga drivers natin. Isa-isayin natin. Ang ilan sa mga yan. Yung threat ng DOH na baka muling tumaas ang kaso ng pandemic, ng COVID-19. Isa-isayin natin. Sige po. RD, una, presyo ng langis. Layunin ko i-repeal ang oil deregulation law dahil hindi yan tumupad sa pangako niyang pababae ng preso. At saan ka ba naman nakakita ng batas? Yung mayaman na may-ari ng gasolinahan pwede magtaas ng preso kahit kailan niya gusto. Yun. Samantalang yung pobre na driver at chauffeur ng jeep, tricycle at pampublikong sasakyan, hindi siya pwede magtaas ng singil sa pamasahin ang hindi pinapayagan ng LTFRB o ng lokal na pamahalan. Hindi ba dapat kung bawal ang mahirap, mas bawal ang mayaman? Hindi ba dapat kung pwede ang mayaman, mas pwede ang mahirap? Ika nga sa prinsipyo sa batas. Those who have less in life should have more in law. Itong batas na to, kabaliktaran nun. Pangalawa, dapat magtatag tayo ng strategic petroleum reserve tulad ng ibang bansa. Ito yung imbaka ng langis, stockpiling ng langis to, RD, na bibili tayo kapag mababa ang presyo ng produktong petrolyo para may mabebenta tayo ng mura dito sa bansa kapag tumataas ang presyo. Pangatlo, bigyan natin ang kapangyarihan ng gobyerno magpababa ng buwis pag tumataas yung preso. Ang kinikita ng dagdag ng gobyerno, RD, mula nang tumaas ang preso ng produktong petrolyo, 60 bilyon. Mali naman na yung dagdag kita ng gobyerno, tayo yung magbabayad at tayo yung papasan. At kaugnay naman ng sweldo ng ating mga manggagawa, isusulong ko din ang isang legislated minimum wage. Maliwanag, hindi ginagawa ng mga wage board yung kanilang trabaho. Hindi ko alam kung saan sila nag-grocery o namamalengke. Nasasabihin nilang kasa na yung sweldo ng manggagawa ngayon. Pangatlo, kung hindi na matutuloy yung ayuda na bibigay ng gobyerno, walang ibang pupuntahan yan kung hindi pagtaas ng pamasahe. Kawawa naman yung mga chauffeur natin. Sila ang bumabalikat ng mataas na presyo ng gasolina. Kaugnay na ekonomiya, para makabangon tayo, magsusulong ako ng mga panukalang batas para buhayin muli ang mga MSME. 90% ng ating ekonomiya ay MSME. Kung mapabangon natin yan, parang binuhay din natin 90% ng ating ekonomiya. Parang pinabalik na rin natin 90% ng mga trabahong nawala dahil sa pandemya. At panghuli, nais kong tutukan ang agrikultura. Ang budget ng Department of Agriculture ay 80 billion lamang. Kumpara mo yan sa budget ng DPWH na 840 billion. Huli kong tinignan, agriculture country tayo, RD, hindi tayo bansa ng mga kontraktor at kontratista. Kung gusto talaga nating makatulong sa agrikultura, sa magsasaka, mangingisda, edi dapat gastusan po natin yan ng tama at okay. Sapat. Yun. Sorry kung sunod-sunod at mahaba. Okay, let's educate our listeners po. Ano ang in layman term, difference between legislated minimum wage and wage board at saan po kayo pabod dito, sir?
Ang wage board, kada rehiyon may wage board na binubuo ng gobyerno, kinatawan ng mga kumpanya at kinatawan ng manggagawa. Hmm. Pero sa mahabang panahon, lahat ng binibigay nilang dagdag sweldo, palaging pumapabor na lamang sa negosyante. Ayun, tama. At sa kumpanya. Tama. Yan ay binigay lamang na kapangyarihan ng Kongreso sa kanila. Pwedeng bawiin yan ng Kongreso. Okay. Ang layunin ko, RD, bawiin ng Kongreso yan one time big time. Kongreso muna, kahit by region ang maglagay ng minimum wage, para naman itama natin, sa 10 beses na nagbigay ng petisyon ng manggagawa, ni isa yata walang pinagbigyan sa manggagawa na binigay yung gusto nila. Yeah. Sana naman 1 out of 10 binigay sa manggagawa. Sana naman 2 out of 10 binigay sa manggagawa. Kulang na talaga ang kinikita at sweldo ng manggagawa, samantalang yung negosyante, liliit lang naman ang kita niya. Yes po. Hindi naman siya magugutom, hindi naman siya maghihirap. Eh, yung manggagawa, nagugutom na eh. Naghihirap na. Pagbigyan at bigay naman natin. Ika nga ng isang presidential candidate na tumatakbo, sa mahabang panahon ng mga polisiya at batas na pinapasa ng gobyerno, palaging pumapabor sa mayaman. Minsan naman, pagbigyan natin yung mahirap, mas marami sila at mas kailangan nila ng tulong. Ayun. So, if legislated minimum wage po, ano po sa tingin nyo? Magkano po kaya, sir? Sa kada rehiyon, mag-iiba-iba yan. RD, pero para sa akin, malaki. Kung ang hinihingi halimbawa sa Metro Manila, sige po. Yun ang medyo kabisado ko, kung 560 yes. ngayon, yes po. Dapat itaas yan ng mga 700. Mawawala sa negosyante, mahigit kulang-kulang 200 piso kada araw. Hindi po kaya magiging disadvantage po sa party nyo sa panig naman po ng mga business sector po? Yan naman palagi, RD, ang sinasabi. Pero tulad ng sinabi ko, hindi naman sila magugutom at maghihirap. Mababawasan lang ng konti yung kita nila. Yung pang-coffee nila, mababawasan lang. Imbis na 10 kape o imbis na kumain sa masarap na restaurant, araw-araw, pwede ba? Twice a week na lang. Mag-intermittent ko na sila, sir. Para, isa pa yun, matipid na nga. Matipid na nga, healthy ka pa. Para sa akin, alam mo, yes, matagal ng argumento yan. Kawawa yung negosyante, magsasara. Wala pa naman ako nakikitang ganun na. Pangalawa, binawasan ng Kongreso ang buwis ng mga negosyante, ng mga korporasyon, ano naman yung tulong sa manggagawa? Wala bang katumbas at kapalit yun? Dagdag kita lang talaga? Hindi ba ang sabi ng Kongreso, bawasan natin yung income tax ng mga korporasyon malalaki? Paano naman yung manggagawa? Saan pupunta yung natipid nila? Ininegosyo ba talaga nila yun? O bibili nila ng bagong relo? Yun. O ng bagong kotse? Makikinabang ba talaga ang Pilipinas? Ng bagong asyapan, o magbabiyahe lang sila sa ibang bansa? Tama. Tingnan din natin yung kapakanan ng ating manggagawa. Hindi maaaring palagi na lamang nakatingin tayo sa negosyante at kumpanya. Mas importante yung tao para sa akin. So, sa Metro Manila po, magkano kaya, sir? Mga mahigit ang estimate namin, mga 720 to 730. Yun ang legislated na proposal. Kung kayo. Yun ang mula sa 530. Sa mga 200. May mga claimer din mga nurses po. Kasi lagi kong nakakausap na i-interview ang Philippine Nurses United. They are asking for a standardized rate for private and government hospitals. Kasi napaka maraming trabaho ang nurses. Tapos parang ang sweldo ay maliit lang po. Meron po kang idea dyan kung magkano din po ang... Pabor po ba kayo? Na ang dagdagan? Sweldo po ng yes, nurse po. Ay nasa 22,000 entry level. Yan po ang binibigay namin sa aming lalawigan. Sinunod namin ang payo ng DBM. Pero hindi ba lahat sumusunod po kasi? Yan ang problema, hindi lahat sumusunod. Paano mapapasunod natin po? Ang lalawigan ng Sorsogon sumunod. Yun! Ginawa kasi nilang optional. Maraming nakikinig nurses. Dapat taasan pa yan dahil nawawala na tayo ng mga nurse nag-a-abroad. Dahil yes, mas mataas ang sweldo po doon. Na-discover natin sa pandemya, kailangan po natin ng mga Pilipinong nurse. Ganun kahalaga. Sa totoo lang, panahon na para itaas yan. Dahil kung tinaas nga natin ang sweldo ng pulis. Tinaas natin ang sweldo ng sundalo. Ng mga teachers. Tinaas ang sweldo ng teacher. Ang teacher sa public sector, mas mataas ang sweldo kaysa teacher sa private sector. RD, ha? Yan. Parang nakaligtaan naman yata natin yung ating mga nurse at healthcare workers. Yun ang dapat tingnan muli ng pamahalaan para isabay ihabol sa pulis, sundalo, at teacher. Merong nag-text, magkano daw ang proposal po na magiging minimum rate ng nurse dito? Hindi ko pa po masabi eksakto. Mahirap mangako nang sisingilin ako.
Nakausap ko kasi si... Tiyak ko, gagawin natin competitive yan sa nasa private hospital at hindi lang yon pati yung rate sa Southeast Asia. Dahil kung hindi, iiwanan pa rin tayo eh. Matitira dito, sir. Wala na. Ang ginagawa dito, hindi naman, ang ginagawa dito, dito nag-OJT, pag nagkaroon na ng experience, na. Aalis na. Kumbaga, lahat ng natutunan ay dito, pero ibubuhos sa ibang bansa at sa mga dayuhan. Sabi nga, kahit lang siguro, sabi yung Filipino Nurses United, sabi sa akin, mga siguro sir, mga kahit mga starting po, 30,000. Okay na daw yun eh, sabi po eh. Magandang suggestion yun. Pero sa ngayon nga, 22,000 ang starting. Kailangan ng batas daw yun, sir. Para kailangan talaga ng batas. May patupad sa mga, lalong-lalo na sa mga private hospitals. You know, yung private overwork, paano yan, sir? Yung overwork private underpaid hospitals, eh. Ah, hindi. Kami, may overtime kami sa Surusugon. Nagbabayad kami ng overtime. I-replicate natin. Kami batas yun, RD. Batas ba? Pag sumobra ng 8 oras ang pag-duty mo, kailangan magbayad na ng overtime. Ang wala lamang sa pampublikong sektor ay night shift differential. Pero sa pribadong mga ospital, dapat may night shift differential sila. Yun lamang ang pagkakaiba. Pero binigay namin yung omentong sinuggest ng DBM at pag may overtime sila, dagdag bayad pa ng overtime. Dahil siyempre, ospital yan, nagpa-function yan, kahit holiday, kahit Pasko, kahit New Year, kahit anong klaseng holiday. Double pay din sila sa mga araw na nag-duty sila sa mga petsang yun. So, sa Bisaya pa, hayahay. Hayahay ang mga nurses doon. Ay, kulang pa kami ng nurse. Ay, ganun ba? Malayo lang. Kahit sa mga private hospitals po, talagang naka-standard yung rate nila, sir, doon. Opo. Kasi pinatupad namin sa buong nalabigan, meron kaming dalawang malaking ospital lamang na private at halos pare-pareho ang sweldo. Kasi nangyayari nga, nag-aagawan. Eh kulang ng dati, mag-aagawan pa kami. Mas maganda may bagong nurse at doktor na dumating. Kaya pag may dalaga at saka binatang nurse na dumarating doon o doktor, pinapadate na namin sa Tiga Surusugon para pag nakapangasawa doon, hindi na kami iiwanan at inaalis. Ay, naka. Okay, ito, itatanong ko rin, ano yung stand nyo sa, kwan po, sa issue ng West Philippine Sea at saka yung patapos na na campaign against drug ng Duterte administration? Well, una sa lahat, atin yun. Huwag natin bitiwan, huwag nating pakawalan. Payag ba kayong makipag-gera tayo doon, sir? Wala man tayong kakayahan makipag-gera. Ang importante, huwag natin bitiwan yung karapatan. Paano natin gagawin yun? Halimbawa, imbis na lumang barkong sinadsad lamang dun sa islang pag-aari natin, ba't di tayo magpatayo na ng permanenteng struktura? 100 million lang yung kayang-kaya ng gobyerno yun. Para yung mga sundalo natin at settlers dun, formal naman talaga yung tinitiran at may pag-aari talaga tayo dun bilang prueba, may settlement area tayo dun. Hindi ba napalitan yung barko, sir? Na awa ng Diyos, barko pa rin. Na yung ano ba yung kinakalawang? Oh, awa ng Diyos, barko pa rin. Mamamatay yung kalaban doon, tetanus. Pero umuulan, sabi nga nila eh, yung barko natin nandun palagi, hindi umaalis. Umuwi na't lahat yung mga barko ng China, yung sa atin hindi pa. Matindi. Dahil sira eh, hindi umaan. Actually, sa iyo ka lang narinig na magtayo tayo ng struktura doon. Pwede pala yun, ano? Atin yun eh. Ba't walang nakapagsuggest? Hindi ba atin yun? Ito ba di tayo magtayo? Sunod, hindi naman yung dahilan para makipag-gera, RD. Hindi naman kailangan magkasundo tayo sa lahat ng bagay at wala tayong pinag-aawayan para magkaroon tayo ng relasyon sa isang bansa. Yun. Halimbawa, ang China. Sige, hindi tayo magkasundo dyan. Amin yan, tingin nyo, inyo yan. Pero pwede naman tayo mag-usap, kaugnay ng kalakal, trade. Pwede tayo mag-usap, kaugnay sa ibang bagay, tulungan sa mga IT o mga ibang mga pwedeng pag-usapan. Hindi natin kailangan pagkasunduan lahat para mag-asawa at magkaibigan lang yan. Hindi naman kailangan pagkasunduan lahat para maging mabuti sa isa't isa. Ganon din ang pananaw ko. Ay, ganun ba yun? Hindi naman kailangan mag-gera kayo dahil nag-aaway kayo sa isang bagay lang. Oh. Basta't huwag kang magbebenta, huwag mo ibibigay, huwag kang babayag, okay lang naman yun eh. Hindi naman kailangan maging mag-best friend ng mga bansa para mag-asawa. Hindi naman nagkakasundo sa lahat ng bagay. May mag-asawa nga na magkaiba yung baboto sa eleksyon, eh, di ba? Ganon din to. Magkaiba tayo ng pananaw sa China kaugnay ng bagay na yan. Pero hindi yan rason para mag-gera tayo. Hindi yan rason para wala tayong ugnayan o relasyon sa China sa ibang bagay na pwede naman natin pagkasunduan. Sa war against drugs po, ano ang stand nyo doon? Pabor ako, pero mas gusto kong pagtuunan ng pansin ay supply. Imbis na ang hinuhuli natin ay yung mga user na malalit, mga pusher na malalit, pagtuunan natin ang pansin yung supply. Pag napigilan natin ang pagpasok ng droga, karamihan naman kasi ng raw material ng droga ay galing sa labas ng bansa. Pag napigilan natin o nabawasan natin ang pagpasok ng raw material ng droga, mas mababawasan ang gagamit, tataas ang preso at mas konti na ang huhulihin mo
paghangat hindi mo hinuhuli ang supply, patuloy na may supply, palaging yung maliit na user at pusher lamang ang mahuhuli natin. Mas gusto ko mahuli yung big time na importer ng mga raw material ng droga. Pag tumaas ang presyo, mas konti na rin ang gagamit, RD. Ayun. Last few questions na lang po. Tuloy-tuloy pa rin yung mataas na rating ng BBM, Sara. Anything you can say po? Ngayon ko lang nakita yung ganito kalalaking numero sa survey, 2 linggo bago maghalalan. Yeah. Kung walang mangyayaring kagulagulantang. Kagulagulantang? Ano kaya yun? Ano? Yung malaking pangyayaring walang hindi inaasahang mangyayari. Kung parang sa pelikula ba, may suspense minsan. Kung walang mangyayaring pagbabagong malaki, halos yan ang resulta na makikita natin sa halalan. Pero RD, may isa pang pagbabago. Sa kauna-unahang pagkakataon, kung matutuloy nga yan, makalipas ang mahabang panahon, mukhang magkatandem ang mananalong pangulo at ikalawang pangulo sa ating bansa. Sa mahabang panahon, palaging magkaiba no? Ang pangulo at ikalawang pangulo. Yo. Ngayon lamang, kung matutuloy yan hanggang May 9, magiging magkatandem ang pangulo at ikalawang pangulo. Pag mangyari yun po, ano ang magiging impact nito sa ating bansa? Well, magandang maramdaman at makita dahil huling nangyari yan nung umupo si Cory at Doy. Huling nangyari yan nung umupo si Gloria at si Noli. Bagaman kinwestiyon yung halalang yun. Oo. Maganda makita, ano nga bang nangyayari kung magkasundo naman? 6 taon bang magkasundo? Mag-aaway ba sa gitna? Nagsisimula bang magkaaway? Pero yung mga vice at presidente natin at presidente, nagsimulang magkaaway, magkatunggali. Natapos sila magkatunggali at magkaaway pa rin. So ito sana, nagsimulang magkakampi, sana matapos din ng magkakampi. Ito sir, mga last 2 questions na lang po. Ano po ang evaluation or assessment niyo po sa 6 years po na pamamahala ng ating presidente po? Pasado palagi. Bakit? Okay. Kasi wala namang eskwelahan na nagturo sa isang presidente kung anong dapat gawin sa isang pandemya. Ang importante para sa akin, sinikap niyang gawin kung ano yung pwede niyang magawa sa gitna ng isang pandemya na huling tumama sa mundo, 100 taon na ang lumilipas. Mm. At basta nandun yung pagsusumikap niya sa kabila ng edad ni Pangulong Duterte. Sapat na yon para sa akin, para maging kontento bilang butante, bilang Pilipino. Buti sana, RD, kung merong eskwelahang nagtuturo sa mayor, governor, presidente, DOH, secretary. Ano, ano bang dapat gawin sa pandemic? A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Wala naman eh. Wala po, ano? Lahat tayo nag-eksperimento lamang nitong mga panahong ito. At ang isang hindi matatawaran sa administrasyon ni Pangulong Duterte, yung kanyang build program na talaga namang naramdaman sa bawat sulok ng bansa. Ayun. You may answer this question or not po. Patawarin mo ako sa tanong na ito, sir. Parang Boy Abunda yung mga ganyan mga pasakali, sir, ah. Election day comes. Sino daw pong ibubuto yung presidente? Alam mo, kaya sa botohan, may folder na nakatakip sa balota. Pansin mo? Ano ba? Pansin mo, sa botohan, may folder na nakatakip sa balota para hindi makita. No copying. Tapos nagtatanong pa ulit. Ano? May napili na akong kandidato, pero alam mo, hindi naman ako kasikatan, RD, na parang yung endorsement value ko katapat ni Pangulong Duterte na parang yung napapanood ko sa ibang mga rally. Akala mo magugunaw ang mundo dahil lamang nag-endorse sila. Hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa sarili ko, RD. Pero sir, minsan kayong tumakbo ng pagka-vice presidente. May chance ba na bumalik kayo doon or higher than that? Masaya na ako sa buhay ko, RD. Hindi naman ako nag-iisa lamang sa buong bansa na kayang gumawa ng trabaho yan pag hindi ko gagawin. Para sa akin, minsan ko nang ginawa yun, RD. Iba na lang ang patakbuhin naman natin para mabigyan ng pagkakataon. Kung ang sinasabi mo ay si Senator Marcos na tumakbong bise at hindi nagtagumpay bagaman may protesta siya. Tapos ngayon mukhang magtatagumpay siya sa pagka... Parang rockstar, no? Pangulo, parang diba? Rockstar. Minsan lang sa buhay nangyayari yan. Marahil para sa kanya, pero tingin ko hindi para sa akin. Pwede ako magpresidente ng PTA. PTA. Gusto mo, Homeowners Association, President. Maraming salamat po, Senator Chiz Escudero, sa time na ibinigay niyo sa Strong Radio. Ang mensahe niyo na lang po sa lahat ng mga nakikinig dito sa CDO at sa entire Northern Mindanao. Go ahead po. Sa muli po, karangalan ko, RD, na personal na makabisita dito sa Strong Radio at hiling at dalangin ko po sana ang inyong tulong, paniniwala, suporta at pagtitiwala sa muli kong pagharap sa dambana ng balota para maging miyembro muli ng Senado, para po maging inyong kinatawan, tagapagtanggol at tagapaghatid ng boses. Ang akin pong iniaalay, anumang talino, talento, galing, tapang at karanasan meron ako para makapagbigay po
ng siguradong direksyon at solusyon sa mabibigat na problema na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Sa muli, RD, maraming salamat sa iyo at pagbati sa ating mga listeners at taga-subaybay. Dagang salamat ug maayong buntag. Thank you and good morning. Ingat ka palagi, RD. Ingat ang ating listeners. Sorsogon Governor and former Senator Chiz Escudero.